Magandang araw mga kapitbahay from Pampanga, Bulacan, Bataan, and Tarlac. Kung napansin ninyo, nandito na tayo sa last quarter of the year. Pumasok na ang bear month. So anong ibig sabihin nito? Malapit na ang Pasko. Mrs. Lana? Oh yes, at meron tayong ituturo ngayon sa mga viewers. Isang klase ng cake na hindi lang pwedeng panregalo, kundi pwedeng pagkakitaan. Oh, ano tong recipe na ito? Eh, siyempre, fruit cake. At normally, ang fruit cake, hindi po natin kinakain. Isa na ako doon. Kaya nga, gumawa kami ngayon ng reciping, I am sure, nakakainin ninyo at masisiyahan yung bibigyan nyo ng regalo. Sir, di ba napakaaga pa para mag-bake ng cake na pang-regalo, pampasko? Eh, hindi. Mas maganda nga ang gawin ngayon yan dahil ine-age yan. Mas yung alak na ilalagay natin, magiging smooth ang lasa. Hindi masakit sa lalamunan pag kinain. I see. Sounds exciting. So, huwag na nating patagalin. We will be back. Magandang araw po mga kapitbahay. Bear na, no? So, pagkaganyan ang maiisip mo yung Pasko. Although, medyo malayo-layo pa ng konti yung Pasko, pero yung mga gumagawa po ng fruit cake, nag-uumpisa ng gumawa ngayon. Kaya yun ang naisipan namin, ituro sa inyo mga viewers. So, you can make your own fruit cakes and I guarantee you, ito pong fruit cake na ito, hindi po kamukha na mga fruit cake na nabibiling pagkatapos eh. Bibilihin mo, hindi mo naman kakainin. Ito, sure ako, kakainin ninyo kasi in-adjust po namin ang lasa nito sa panlasa ng Pilipino. At ang ibang ingredients na ginamit namin, eh, dito sa ating mga prutas, sa mga prutas natin ng galing. So, Enkar, bigay mo na ingredients. So, ingredients natin, 1 cup basins. Ito yung ating dried fruit mixture, no? 1/2 cup dried mangoes. 1/2 cup dried green mangoes. 1 1/2 cup dried apples or apple chips, 1/2 cup dried or candied pineapple. Tapos isusoak natin siya sa 1 cup na rum. Okay. Tapos dun naman sa spice mixture natin, 1/4 teaspoon ground cloves, 1/4 teaspoon nutmeg, 1 teaspoon cinnamon, 1 teaspoon ground ginger. Okay. Tapos meron tayong dito sa dry ingredients, meron tayong flour, 1 3/4 cups, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon baking powder, and 1 3/4 cups sugar. Meron din tayong, tapos meron tayong 1/2 cup chopped walnuts, 2 eggs, and 3/4 cup water. So, una natin gagawin, kailangan i-soak natin yung ating dried fruits sa rum. Ngayon, mas maganda to overnight. Pero kung nagmamadali, pwede natin silang i-simmer doon sa simmer together. Rum and dried fruits. Pagsamasamahin lang natin yan. Ay, next grape water. Kombinasyon ng flavors nito, merong asim, merong matamis. Kinain nyo, hindi flat yung lasa ng ating. Pero pa dun sa spices, hindi flat yung lasa ng ating fruit cake. So, kung may balak kang gumawa ng mga fruit cake pag, para sa Pasko, pwede nang isok yan. Pwede. At pwede i-chiller nyo lang. Oo. Hanggang sa pagkailangan nyo na. Okay. So, i-simmer natin to. So, the rum is just enough para mabasa sila. Hindi po siya nakalubog o lumalangoy dun sa rum.
lumalangoy yung mga fruits. Para lang ano, nakalubog sila ng konti. Hindi man nakalubog eh. Just enough para ma-wet sila. Oh, dyan na lang. You don't need a strong fire. Susimmer lang natin. Tapos pa, bayaan muna natin siya mag-soak, ma-absorb niya yung gang. So, i-rehydrate natin siya. Makakatulong din yan sa para hindi agad masira yung ating food cake. Soak natin siya sa rum, wag sa water. Kailan natin siya. Tapos while waiting, i-sift together natin yung dry ingredients. So, yung arena, kakaunti lang, yung fruits, combination ng fruits yun ang marami. Ano yung arena nito, parang binder lang siya nung mixture. Kasi ang fruit cake, ang totoong fruit cake, parang mix yan ng mga prutas na iba-ibang na halo-halo, iba-ibang klase, kung ano yung available. Sa supermarket, sabi ko nga, mga dried fruits, pagkatapos, pagdidikit-dikitin lang sila ng arena. Yun ang totoong fruit cake. So, huwag natin isama yung sugar, no? Yung sugar is kasama yan ng ating spice mixture. Together lang to. Para walang lumps, tapos, haluin na lang natin. Can you use a wire whisk? Para lang sigurado, well blended. Lalo na kung may baking soda. Pag hindi naka-blend maayos yung baking soda, mayroong brown spots yung ating cake. Hindi pantay ang kulay. So, hahaluin ko pa ito para sigurado tayo. And then, pwede mo nang umpisahan ngayon ng pag-cream o hintayin mo muna nga. Hindi tayo mag-cream dito. Hindi ka gagamit ng mixer? Para siksik yung ating... Oh, sige. So, alisin muna natin ito. Lalagyan natin dyan. And then, anong mga baking pan ang kailangan natin, Engka? Itong nasa tabing ito? Meron kayong puro loaf pan lang. Pwedeng tatlong maliit na loaf pan ito. Gagawin natin ito lang. So, ang magagawin natin, 6 ng ganito. 2.5 ng diameter. Saka isang loaf pan. Okay. Di pa dapat pinapalamig yan? Hindi naman. Kasi after yan, pag na-absorb niya na yung rum, i-add na natin itong butter para mag-melt yung water. Kaya hindi siya kailangan palamigin. Sugar at... Mix natin yung spices with the sugar para siguradong naka-kalat siya. Para walang bubuhay. Yan. Huwag yung masyadong matagal. Mag-evaporate yung ating rum. So, tingnan nyo, pag malambot na yung fruits, pwede na yung apple, pwede na natin add yung butter para ma-melt. Melt na din yung butter, add na natin yung sugar. Simmer natin ulit ito, mga 5 minutes together. Butter, yung spice mix, tsaka sugar, tsaka yung water. So, ang result nito, yung fruit cake natin, siksik. Parang brownie. Yung fruit cake naman talagang kailangan siksik eh. Nakatanggap nga ako ng fruit cake noon, Engkar, hindi... No exaggeration, akala ko, parang kahoy. That's firm.
Okay. Magkakumukulo na din natin yung time. Let's pause for a break at itutuloy po natin mamaya. Okay, welcome back. Minantay po natin lumamig yung ininit na mga dried fruits ni Engkar. Ipiniprepare niya itong mga cherries. Ini-slice niya. Ito yung mga pang-decorate mo sa ibabaw, ano? Hindi naman buong nilalagay namin eh. Kalahati lang kasi para mas maraming tingnan. Tapos meron din tayong ano, walnuts. Ito, hindi na namin masasabi kung gaano karami kasi depende na po sa nagde-decorate yan. Kung gaano kasi karami ang gusto niyo ilagay na walnuts. Piliin niyo lang yung mga ano, yung mga buong walnuts para mas magandang tingnan. And then also we need here cherry brandy, pambras ng fruit cake. As soon as lumabas siya sa oven, kailangan i-brush mo siya ng ano, ng cherry brandy sa ibabaw to preserve the fruit cake. Anong temperature ng ano, oven natin, Engkar? 325 to 350. Ah, okay. Pag gusto niyo mas flat, naka-alsa. Hindi, mas maganda siya kung medyo flat siya eh. So, mga 325 yun. Kung 350, medyo uulbok siya sa gitna. Okay. Alamig na ba? Nasimoy na natin siya, tapos pinalamig ng konti. Para lang huwag maluto yung egg. Yung eggs pagka inihalo natin. So, kailangan i-beat natin konti yung eggs para hindi hiwalay yung white sa yolk. Tapos isama natin. So lahat yan, ihalo lang natin dito sa mismo kung saan natin sinimmer yung dried fruits. Then, kailangan inahalo natin mabuti. Kung hindi, mayroong scrambled egg yung ating fruit cake. Bagong uso. Fruit and egg. Fruit and egg. Omelette. Tapos, mix natin yung ating dry ingredients. So, nandito na yung baking powder, baking soda, salt. So, hindi mo kailangan ng mixer. Hindi. Kaserola lang ang kailangan mo, taka bowl. Binder lang yun. Para lang mabuo yung mix. Pwede nyo na rin ihalo yung nuts. Tapos, just fold. Sinabing fold yung sa ilalim, dalhin sa taas. So, isang term yan na ginagamit sa baking. When you say folding, you are mixing two kinds of ingredients, umisang may git pa, para maging isa na lang ang itsura niya. Mixing nito. Fold. Tanong sa amin, ma'am, paano fino-fold yung arena? Ilalagay ba sa lapel? Tapos itutukin. Ganyan lang. Kaya fold, o. Kaya fold mo yung mixture. Tapos check mo kung meron pang dry. Wala na. Ganyan. So, ano mo muna dito para hindi ka mahirapan? Para hindi mabigat pag binuhat mo. Diyan muna sa loob pan. Para nabawasan na. Kasi tayo, umalik ko muna ito yung matitry natin. Ah, oo, sige, okay. Oh, ulit. Kasi pag nagkamali ako. Oh, ituloy mo na. Oh. Pag nagkamali ako, ang panyo mo na matitry. Konti lang iwan natin allowance. Siksik talaga itong ating fruit cake. Pero malambot naman. Ibig sabihin ng siksik, walang hangin yung cake. Kasi alam niyo kung bakit. Hindi natin siya kinrim. Hindi natin kinrim ang butter. Kasi pag nag-cream ka ng butter, pag nag-prepare ka ng cake, pumapasok yung hangin doon sa mantequilla at nakakatulong yun sa pag-alsa ng cake. Ngayon, dahil ito, minelt natin, so, yung cake natin talagang siksik. Yun ang ibig sabihin ka.
So hindi na siya kailangan ng liner, ano? Mm-hmm. Diretso na dyan. Silicone yung ating baking. Okay. Pero eh kung hindi silicone? Pag hindi silicone, kailangan natin i-grease and flour yung ating baking pan. Pero kung gagamitin nyo, kung pandaytagalo nyo, yung mga disposable na aluminum pans, diretso na dun. Pag pinaregalo nyo, hindi na kailangan hirap. Ay, hindi na kailangan tanggalin dun. Pati yung disposable pan. Yun na rin ang container. So, yung natira. Medyo bababa rin. Eh, kung puro loaf na ganitong size, na tatlo yung magagawa. 8 by 3 loaf pan. Decorate natin. So, para lang mukhang Pasko. Kailangan kulay ng Pasko, red and green. So, let's take a break. Decorate na natin sila. Ito, whole na walnuts lang. Pili kayo sa bag. Pag ang mixture mo medyo malagnaw, ang tendency ng mga dekorasyon na yan, lulubog. Kaso, our mixture is firm at saka hindi naman siya masyadong, yun nga, hindi mahangin. So, the decoration will stay on top. So yan, candied cherries lang yan. Red and green. Pwedeng Meron dark color na almonds. Meron pang, meron dark na walnuts. Meron dark na walnuts, yun ang bagay dyan. Mas maganda lalabas. Kaya lang yun lang available natin ngayon eh. Huwag mo masyadong ilulubog yung ano, yung cherries. Para nakaasa pa rin. Kasi yung iba pinupuno yan. Depende kung sinong regaluhan. Pag mabait, madami. Tsaka pag binibenta mo, kung barat yung bumibili, bawasan mo yung dekorasyon. Hindi. Yeah, basta ang sabi ko sa mga estudyante ko ganito, huwag niyong iibahin ang timpla. Kailangan masarap siya. Kasi pag natikman ng customer nyo na masarap siya, babayaran niya yan. Kesa nga sa mura naman, tapos wala namang lasa. At saka, Pasko naman eh. Kailangan masasarap yung mga pagkain pag Pasko. So, pwedeng pagkakitaan yan. Pwedeng ibenta o kung ayaw na nilang gumastos pa, pambili ng regalo, gawa nila yan sa mga kaibigan nila. O tsaka iba pa rin pag nagregalo kayong sarili ng gawa. Tama. Parang mas special yung binigay. Kasi pinagpaguran mo eh. Kahit hindi masarap. So, ibang klaseng fruit cake yan. Hindi yan yung fruit cake na nakikita nating ordinaryo na may glazed fruits na kung minsan eh, hindi naman ganun kasarap ang lasa. Pwede bang bawasan yung mga ingredients sa loob niyan, Engkar? Pwede rin. Doblehin mo yung cake o 1.5 recipe ng cake. Dahil lalo na yung iba, ayaw, hindi masyado. Pag yung mga dry cake, bali gagawa ka ng 1.5 recipe nung cake, tapos use, ano? Kung maraming ayaw sa raisins. Kahit sa cinnamon rolls, ayaw din. Ayaw ng raisins? Pwede na alisin yung raisins. Pero hindi na siya fruit cake, pag masyadong konti yung fruits niyo sa loob. Yung iba nga, dinadaya sa ibabaw lang nilalagyan eh. Tapos yung cake nila, wala namang fruits sa loob. Ay, bebenta nga nila ng mura. Pero hindi na nga siya fruit cake nun. Yan. So, ang temperature ng oven natin, ulitin ko. 325. Hanggang 350, okay. So, i-bake muna namin ito. So, eto na yung fruit cake, Sengkar. Gano'ng katagal mo binake yan? Ito, umabot na 30 minutes, ito 45 minutes. So, depende rin pag sa, pag 325 pala, umabot to ng 60 minutes. Una-una, mas makapal siya, ano, no?
pa ito mas maliliit. Magandang panregalo yan. Maganda. At saka pwedeng ihanda agad. Mga meron na tayong mga boxes ngayon na tama-tama yung size nito. So, eto na. Kumuha na kayo ng mga fruitcake nyo at isipin nyo na kung kani-kanino nyo ibibigay yan. So today, natutunan natin ang paggawa ng fruitcake, ano? Mukhang ready-ready na tayo for Christmas. Pwede na? Pwede na, Mrs. Galang? Oo, pero mukha na sinabi ko kanina, ibang klaseng fruitcake ito, kaya kailangan nyong gawin. I-bake nyo, yes. Pag-practice nyo. It is actually edible. Hindi, di ba yung mga fruitcake, ang tendency na nangyayari, pag binigay sa'yo, bibigay mo sa kabilang bahay. Umiikot lang daw yung mga fruitcake yung na yan. Fruitcake. Okay, so that concludes our episode for today. Mga kapitbahay, kung meron po kayong questions, comments, or suggestions, join our Facebook page, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. That's MrsGalangsKitchen. Hanggang sa susunod, maraming salamat!